Nagsimula ang lahat nang makatanggap ng isang tip ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC tungkol sa mga biktima umano ng torture, illegal detention, at human trafficking sa Bamban, Tarlac. Nakatanggap naman ako ng tawag mula sa Malaysian Embassy. Meron din silang national na pinipigil ang makaalis doon. Hostage din. Nang makumpleto na ang mga impormasyon tungkol sa umano'y human trafficking at iba pang illegal na aktibidad sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, nag-organisa na ng operasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Noong March 13, tumulak mula rito sa Camp Crame papuntang Bamban, Tarlac ang operating unit ng PAO. Emergency! Hanggang noong March 13, 2024, isang van ang hinabol ng mga otoridad sa highway ng Pampanga. Ito na yata, sir. Ito na, ginak mo na. Ipitin mo. Okay, yo. Don't run. Where's the key? Nang abutan at harangin ang van, dito na nila nakita ang mga dayuhang empleyado ng Pogo Hub. Vietnamese. Chinese. Pagsikat ng araw, dumiretso ang mga otoridad sa tinuturing na headquarters ng mga nahuli sa Bamban, Tarlac. Binubuo ito ng 37 gusali. Hindi bababa sa 800 dayuhang empleyado ang kanilang na-rescue. Sa investigasyon ng PAOC, lumabas na Zone U1 Technology Incorporated ang operator ng Pogo Hub na isa na raw scam hub. We don't call them Pogo Hubs anymore. I'll call them scam hubs. Yes. Iba po yung legal. Mm-mm. Pero yun nga, nakapagtataka rito, itong mga na-raid namin lately, SKK, itong SmartWeb, yung Bamban, lahat po yung legal. Lahat ng mga illegal nagtatago doon sa legal. Sa impapawid, kapansin-pansin ang lawak at laki ng compound. May mga gusali, dormitoryo, villas, at pati Olympic-sized swimming pool. Nang pasukin ng reporter's notebook ang Pogo Hub, may mga bakas pa rin ang dating nagtrabaho at tumira dito. Sa loob ng mga gusali, matatagpuan ang scam farm. Dito makikita ang hilehilerang mga computer na minsang ginamit para makapanloko ng mga biktima mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang China. Laganap daw dito ang love scam, investment scam at cryptocurrency scam. May ginagamit ng script ang bawat empleyado para makapang-scam. This begins with the profiling, yung paghahanap mo ng biktima. So sabi dito, after adding to WhatsApp, you must reply to your customer's message in time. Real time, so to speak. If a customer is slow to reply or doesn't reply to your customer, just delete him and don't waste your time. Hanap ka ng panibago. Hanap na ng bago, oh. Move on ka na agad. Yes, no? Move on agad. Sa mga villa ng tinatawag ng mga big boss, may magagarang sasakyang nakaparada sa mga garahe. At sa loob, mamahaling mga muebles at kagamitan ang matatagpuan. Kada villa pa lang, tinatayang nasa 44 million pesos na ang halaga ayon sa PAOC. Nang mailunsad na ang operasyon, dito na naglabasan ang ilang questionable detalye tungkol sa Pogo Hub, lalo na ang lokasyon na ito na nasa likuran ng pala ng mismong munisipyo ng Bamban. Nang imbestigahan ng PAOC ang property, lumalabas na may koneksyon di umano ang mismong alkalde noon ng Bamban na si Alice Guo. Dito na nagsimula ang imbestigasyon ng Senado. Tayo na po ang isa sa fastest growing hotspots for scams sa buong mundo. Nakapanayam ng Reporter's Notebook ang chairperson ng Senate Committee on Women and Children na si Senator Risa Ontiveros. Apparently, after the raid, on site may nakuhang mga dokumento na siya pa rin ang nagbabayad ng mga utilities bills, mga sahod ng mga maintenance employees at iba pa. So, nagkaroon ng concern, bakit ang isang mayor ay mukhang involved na involved dito sa Pogo Hub? Siyang naglakad ng mga papeles nitong Zone U1
para makapagnegosyo doon. Sa Senado, inamin ni Guo na dating kanya ang lupang kinatitirikan ng hub sa ilalim ng kumpanyang Baofu Land Development Incorporated. Umpisa po niyan, hindi na wala naman pong Baofu. Binili ko po yung property po ng installment. Tapos nung nabili ko na po yung property, that's the only time po na in-invite ko po yung mga Chinese po, yung mga investors po na mag-invest po doon sa lupa ko. Pero mariin niyang itinanggi na sangkot siya sa illegal na operasyon nito. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Habang umuusad ang investigasyon, sumentro ang mga tanong sa pagkatao ni Guo. Nalamang walang hospital record of birth si Mayor Guo. Ang kanya namang certificate of live birth na erehistro noong 17 years old na siya. Base sa birth certificate ni Guo, Pilipino ang kanyang ama. Pero taliwas ito sa nakasaad sa ilang mga dokumentong may kinalaman sa kanilang mga negosyo. Ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Kung siya ay Chinese, yung tatay niyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Magkakaiba rin ang impormasyon tungkol sa ina ni Guo. Yung isang unang sagot niya sa unang hearing, yung kanyang ina at ama ay kasal. So, at lumabas doon sa isang registry of live birth sa kanya. Pero doon naman sa ibang statements niya, pati sa panayam, kasambahay daw. Based on your investigation, sino talaga ang mga magulang ni Alice Guo? Points to the same pair, Angelito Guo and Amelia Leal, na unfortunately, parehong walang birth certificate sa PSA at wala ring marriage certificate. Nang usisain sa pagdinig, kung saan siya lumaki? Lumaki po ako sa Farm Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na ako lang po. Sa kabila ng sinasabi niya na sa farm siya na natili ng ilang taon. Noong eleksyon 2022, biglang lumutang ang pangalan ni Alice Guo at tumakbong mayor ng Bamban. Sa patuloy na pag-imbestiga kay Guo sa Senado noon, ilang ulit din niyang sinabi na isa siyang simpleng mamamayan. You have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan simpleng tao lamang. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Mayor Guo na inilabas ng Senado, nakadeklara na nagmamay-ari siya ng tatlong dump truck na nagkakahalaga ng 2 million pesos kada isa, isang motor vehicle worth 11 million pesos at isang helicopter na nagkakahalaga naman ng 60 million pesos. Gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. Ang cash in bank naman niya ay 200 million pesos. Nagdeklara naman siya ng liabilities na 250 million pesos. Sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na inilabas sa pagdinig, nalaman na bago pa man pasukin ni Guo ang politika, incorporator at major shareholder na siya ng nasa 11 kumpanya mula taong 2010. Meron siyang embroidery business, meat shop, slaughterhouse, smelting plant at farm na nakarehistro kay Guo. Incorporator din si Mayor Guo sa Baofu Land Development Incorporated, ang lupang kinatatayuan ng Zunyu One Technology Incorporated. Hindi tumigil ang Senado at mga otoridad sa pag-iimbestiga kay Guo. Sa mga sumunod pang pagdinig, unti-unti nang nagkakalinaw kung ano ang tunay niyang pagkatao. Homeschool po ako, Your Honor. Napag-alamang hindi homeschooled si Guo. Nag-aral siya sa isang private Chinese school sa Quezon City, taliwas sa mga una niyang sinabi sa pagdinig. Anong natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. Kalaunan, isiniwalat naman ng National Bureau of Investigation o NBI na nagtugma ang fingerprints ni Alice Leal Guo at ng isang Chinese national na si Guo Hua Ping. We are 100% sure that Alice Leal Guo and Guo Hua Ping are one and the same person. Ayon sa records, dumating daw si Guo Hua Ping sa bansa noong January 12, 2003. Hindi namin masabi kung ano yung basis of that fingerprints or the source of the fingerprints because as we speak, we have not received any document at all naman for that matter.